luto ng gatang lain. Ito yung mga kailangan natin. Karne. Depende po sa inyo kung paano yung slice po yung gagawin nyo. Kakanggata. Luya. Bawang at saka sibuyas. Sili. Optional po ito. Depende po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sili or hindi. Tsaka yung tuyong laing. Hinugasan ko na po siya para makatipid siya sa gata. Lagyan natin ng mantika. Igisa natin yung bawang, sibuyas, luya, medyo hinaan po natin ang apoy para di po siya masunog. Ilagay na rin po natin yung baboy. Unti lang po yung mantikang ilagay nyo kasi yung ilalagay nyo pong coconut milk is medyo mantika na po yun. Pwede nyo na rin po ilagay yung sili. Ayan po yung sili ko. Ayan, ilagay ko na po siya para ma-absorb ng mga ingredients yung anghang nyo. Ayan, haluin lang po ng haluin. Dito po, pwede nyo na siyang lagyan ng timpla. Lagyan nyo siya ng asin. Depende po sa panlasa nyo yung asin. Ayan. Masarap po kasi yung baboy is nagmamantika siya, kaya papamantikain po natin kahit paano yung baboy. Ayan po, as you can see, medyo tuyo na yung ingredients niya. Konting halo lang po. Since luto na yung mga ingredients niya, pwede na natin ilagay yung dry na laing. Isang lata lang po kasi ng coconut oil yung gagamitin ko, yung nasa lata. So, ang gagawin po natin, mag-a-add po tayo ng tubig. It's either tubig o kaya broth. Kung mayroon po kayong chicken broth, ganun. Pwede nyo po siyang lagyan ng tubig para po hindi po siya masunog sa ilalim. Ayan, since wala po tayong chicken broth, lalagyan po natin siya ng tubig hanggang sa maluto yung laing. Ang technique po para po hindi kumati yung laing nyo, huwag nyo po siyang haluin ng haluin. Ayan, move-move lang po siya pero huwag nyo po siyang haluin. Kasi kakati po yung laing nyo. Either imove nyo siya or ipipress nyo siya pa ilalim. Pag na-absorb na ng laing yung tubig, so ayan, makikita nyo po, makikita nyo na kumukulo na siya. Hayaan nyo lang po hanggang sa i-press nyo lang yung laing para yung sa ibabaw maluto rin. Ayan. Ayan, galaw-galaw lang po yung pag
halo nyo. Huwag yung totaling tatanggalin nyo sa ilalim. Kasi usually pag ganun ay kakatipo yung lain. Kaya po ako naglagay ng tubig is para po maluto siya. Kasi isang lata lang ng coconut milk yung gagamitin ko para rin po makatipid tayo sa coconut milk. So, dito pa lang po pag nilagyan mo na po siya ng tubig, islagyan mo na po siya ng mga pangkalasa. Ayan. Kung makikita nyo po is medyo luto na siya. Pwede nyo na pong ipailalim yung nasa ibabaw para at least maluto din yung nasa ibabaw. Ganyan. Pwede nyo pong lagyan ng chili powder. Maybe to. Ayan. Para dito pa lang is ma-absorb niya na yung lasa. Para mas malasa yung lain nyo. Pag medyo tuyo na po yung lain nyo, ayan, kung makikita mo is medyo matubig-tubig pa. Ayan, sa ilalim. Medyo matubig-tubig pa siya. So, hiwa-hiwalay ulit natin. Ganyan lang po yung paghalo ng lain, ha? Sekreto para hindi po siya makate. Makikita nyo naman po kung luto na ang laing or hindi. Ayan. As you can see, medyo luto na siya. So, pwede na natin ilagay yung gata. Ayan. Ulit. Hayaan lang po natin kumulo ng kumulo para po ma-absorb ng laing yung gata. Ayan, papakuluan lang po natin siya ng papakuluan hanggang sa matuyo. Matuyo, magmantika. Ang gusto ko po kasi sa lain is yung nagmamantika siya. Para mas masarap. Ayan. Ayan po, kung makikita nyo po, medyo kunti na lang yung gata niya. Kunti na lang yung tubig niya kasi pinapadry ko siya. Ayan na po yung itsura niya. Kunting pakulo pa para tuluyan na siya magmantika. Ayan, sabi ko nga po sa inyo kanina, kung maglalagay po kayo ng mantika, huwag masyadong marami kasi yung gata mismo is magpuproduce siya ng soy. Ito na po yung binataang laing.
Enjoy eating, guys. Tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng pagoong, alamang pagoong. Ayan, don't forget to subscribe my channel para po masubaybayan nyo kung paano magluto nito. Ito po ay alamang bagoong na may karne.